Ayan, mga kamaestro. Hindi ako mainit eh. Diyan siya na kayo, para ko si Rambo. Hindi ako nang tali kasi yung law ay laway. Correction. Yung pawis, tumutuloy sa mata ko. Iliyayin na natin to. Now, 120. Okay? Dahil naman siya, ano siya, ginawa na siya dati. Ito gagamitin natin, ha? Na black. Pero makasiguro tayo, na diretso yung ating magiging preparasyon. Hindi magkakaroon alon-alon. Kaya na natin. So, ayan, muli mga kamaestro. Ang minasilyaan natin kanina ay eto na, nalihara natin ang 120. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga kamaestro. Siguro tanong nyo sa isip nyo, bakit si kamaestro eh, bumper lang naman ang gagawin? Eh, pinakita sa amin eh, black ang kailangan gamitin. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kamaestro. So, umpisa pa lang, dapat nakikita nyo na kung ano yung magiging problema o problema nung gagawin ninyo. Tulad nga na sabi ko sa inyo mga kamaestro, ito ay napinturahan na dati. So medyo makintab pa siya, tulad nung bumper na yon. Medyo makintab pa siya. Diba nakita nyo naman may pati na pula, ibig sabihin ginawa na sa dati. Ang dami niya pang angkrak, di ba? So pinakita ko sa inyo yung problema sa pati. Actually, hindi problema ang pati eh. Ang may problema is yung gumawa. Bakit kamo? Oh, linawin ko uli. Hindi po problema ang pati. Kaya lang nagka-problema sa pati ay yung gumawa, ginawa siyang masilya. Kaya nga ho, pati lang yun. Pang, yun ay pang takip lang ng mga pinhole, mga gas-gas o sanding mark. Yun ang trabaho ng pati. Liliyahin mo rin siyang sagad. Huwag mo siyang gagawin kamukha nito. Ito, masilya to eh. Nagilang natin ang kulay, di ba? Pinakita ko sa inyo. So, ayan o. Oh. Yan ang epekto nung gumamit tayo ng black. Ayan o. Oh. Kasi nung una pala mga kamaestro, nakita ko na yan. Alun-alun. Nakita ko na yan. Marami na siyang wave. So, kailangan ka ako dito is black. Dahil ginawa na to eh. Ang ginamit dito, sigurado, goma lang. O, oh, kita nyo o. Oh. O, oh, kita nyo yan o. Oh. Kung gaano kalaki yan o. Oh. Kita nyo yan o. Oh. O, oh, nakita nyo yan. Sa makintab pala, kita nyo ng wave yan. Basta lahat na may naiwang masilang berde na yan. Bago hinipo yan, wave na yan. Ayan, kita nyo yung mga naiwan, oh. Ito, bigyan ko kayo sample, oh. Ito pa, oh. Ayan, oh. Ito ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kita nyo, ang laki, oh. Ayan, bangga ito. Kaya ganyan kalaki. Bangga yan. Nirepair yan. Binuli yan. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kamaestro, na kagandahan ng ang masilya ay nilalagay natin ng
konting kulay. Alam niyo kung bakit? O, kita niyo yan, no? O. Dark green pa siya, di ba? Ito yung mga tinamaan ng liha. Yan. Yung nag-light green. Yan, dark green. O, ano ngayon yan? Yung dark green yan, mga kamaestro. O. Sa mga natutunan niyo sa akin, yung mga nauna natin mga pag-aaral ng mga video, ano yung dark green yan? Bakit ganyan yan? O, di ba? Yan ang purpose. O, kaya nyo, malalalim pa yan. Ibig sabihin, hindi pa yan inabot ng liha. Malalim yan talaga, o. Yan, malalim pa yan, o. Yan, malalalim pa yan. Yan ang madali nating makikita, hahabulan ang masidya. Di ba? Kadali natin makikita. Basta may kulay ang masidya. Yan naman yung advice ko lang sa inyo. Yung kasing trabaho natin, kahit normal lang tayong kumilos, tatandaan niyo yung mga maestro, kahit normal lang tayong kumilos, basta ang proseso ng trabaho natin eh, kamukha nung ginagawa ng inyong buro, sinisigurado ko sa inyo, kaya mabilis makita yan, no? Kasi kung ang kulay na masila pag niliha, ang masila pag niliha, ganito na kulay, halos hindi mo na makita yung dapat mo masilyahan. Kasi nga, hawig na siya rito eh. Diba? So, ayan, oh, kitang-kita niyo, madali siyang masilyahan. So, ayan. Kaya dito, sa mga ganito, black ang ating ginamit. Diba? Kita niyo na, mga black. Ngayon, itong mga gilid na ganito, may mga labi na to, ayan, pwede nang gumahin yan. Actually, pwede nang kamayin yan. Ito pilang liha, pwede nang kamayin dito eh. Kasi gilid na lang yan eh. Pero kung mayroon siyang malalim, huwag niyong gagamitan ng kamay. Kahit goma man lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko pinagbabawal na gumamit kayo ng goma. Ang sa akin lang, sabi ko sa inyo, huwag niyong ugaliin gumawa ng goma. Pag magliliha ka, mukha niya, no? Ang ginamit kasi nung una dito nung gumawa, ibang lahi gumawa nito eh. Ginawa ito sa Sinaya. Ibig sabihin ng Sinaya, workshop o establishment, maliit na shop lang to ginawa. Malamang na hindi na ako magtukoy ko ng lahi. Basta ibang lahi yun. Ito yung trabaho, oh. Kung hindi ko ginamit yung black, hindi mo makikita yan. Yung trabaho natin kasi kailangan sa umpisa pa lang, alam na natin paano natin gagawin. Diba, nakita natin maraming wave. Dapat kayo alam nyo mismo sa sarili nyo na maiba man lang yung trabaho nyo, di ba? Hindi dapat kayo matulad doon sa unang gumawa. Dapat maibayuin nyo. So, ang ginamit ng inyong kamaestro, black ko, yan, nakita na natin. Yan ang pinakikita ko sa inyo. Kasi ano eh, nakita na natin may problema eh. Bakit pa natin gagayahin, di ba? Goma ang ginamit dito. Kaya ganyan yan. So, ayan ha. Kita nyo. Lahat ng naiwan na yan, yan ang malalalim. Dahil black ang ginamit natin, yun ang nagsisilbi natin bara. So, binigyan ko uli ng kaukulang oras ito para nang noon maintindihan nyo panlalo kung bakit ganun ang ginagawa ng inyong guro, bakit ganun ang ginagamit. O, napalitaw ko na. Sana nakapulutan nyo uli ng aral itong ating video na to upang sa ganyan ay madagdagan ng inyong mga alaman. Lagi nyo tatandaan, kung meron kayong nakakalimutan, di naintindihan, patuloy lang ninyong panoorin yung ating mga video tutorial para nang sa ganun, kayo ay lubos pang matuto at madagdagan ninyong makaalaman. O sige, hanggang dito na lang ulit tayo. Bukas na ulit, mga kamaestro.